Hello, good evening po, si Nurse Caloy. Magbibigay lang po ako ng matinding reaction sa sinabi ng isang senador tungkol sa Iatf or Interagency Task Force. At gusto po nilang palitan ito ng mga doktor. Alam niyo po, sa totoo lang, ang problema ng buong mundo ay pandemic. Kaya nga ho sinabing pandemic. Malaking sinasakupan yan, hindi lang sa epidemic, buong mundo, pandemic. Tandaan nyo po yan. Kahit na sinong Poncio Pilato ang ilalagay nyo dyan sa IATF na yan, wala hong mangyayari. Alam nyo ang solusyon? Ang pagsirit ng kaso ng COVID kahit sa ang parte ng mundo ay nasa tao. Sa Brazil, dito sa Amerika, millions ang namatay dito sa California lang. Ha? Sa buong mundo, sa Europe, sa Italia, sa Spain, by millions ang namamatay. Sa atin, mga 600,000-700,000. Tumataas na po, totoo yun. Pero ang dahilan niyan ay hindi sa na bumubuo ng IATF. Kahit na anong gawin ng gobyerno, sa Pilipinas, kahit saan parteng mundo, Amerika, Europe, Spain, kahit saan parte ng kunyan. Sa Latin America, sa buong mundo, pag ang mga tao ay hindi marunong sumunod sa mga health protocols, wala tayong patutunguhan, kundi mas lalong dadami ang mga kaso. Ako po ay biktima ng COVID-19 dito sa Hawaii. Alam ko po ang nararamdaman. 3 weeks po ako na hospital. Huwag ho nating pabayaan ang sakit na dadapo sa inyo, lalo-lalo na ang COVID. Marami hong namamatay dyan. Kaya para sa mga kapwa ko Pilipino, sumunod ho. Sumunod ho kayo. Ano ba? Kayo lang ang solusyon yan. Hindi ang IATF, kahit na sino pang Poncio Pilato, Herodes na ilalagay dyan. Pag ang tao, ayun ako, hindi marunong sumunod sa health protocol, lahat ho ay maapektuhan, ekonomiya, at huwag nyo isisisi sa gobyerno ng isang bansa o kahit na sino namumuno dahil sa pandemic na to, ay grabe. Hinahanapan nyo, ang gobyerno ng Pilipinas, asan yung mga pinamili? Bibigyan ko lang ako kayo ng isang idea. Okay, yung in-order na Pfizer at saka mga galing Moderna dito sa Amerika yan. Sa palagay nyo ba, bobo ang Amerika na magpadala ng mga vaccine sa iba't ibang bansa? Siyempre natural. Bibili ka sa Amerika, hindi lahat kagad ibibigay yan. They have to prioritize their citizens. Ganun ho yun. Paano naman dito sa Amerika pag nawalan sila? Sisisi naman nila yung gobyerno. Hindi ganun kabobo ang gobyerno ng Amerika. Darating at darating yung binili ng bawat bansa katulad ng Pilipinas sa Amerika. Pero you have to wait, take time. Kasi they have to prioritize their citizen. Ang mga dumating na bakuna dyan na binigay sa Pilipinas, those were donations. Wala hong korupsyon na nangyayari kasi ang pera ay nasa lender pa. At yung iba, in order pa lang, hindi pa na i-deliver. Maliwanag po ba yon? Prioritization ang ginagawa ng maunlad na bansa. Yung mga dumating na mga kondya, Sinovac, yung galing India, galing kat sa mambansa yan, those were donations. Hindi po nagagamit yung billion na pera na hiniram ng Pilipinas para sa vaccine na pinamimili nila sa Amerika, sa Europe, at kung saan man. Meron ng time frame na darating yung mga binili ng Pilipinas dito sa Amerika, galing Pfizer at sa Moderna. Tandaan niyo po, hindi bobo ang Amerika. Inuuna muna yung citizens bago sa labas ng Amerika. Yun po, wala hong kinalaman ng IATF. Ang may kasalanan, kayo, yung mga tao dyan.
Kasi maraming pasaway dyan sa Pilipinas. Tingnan nyo, naglagi sila ng 10 p.m. to 5 a.m. curfew. Daan-daan ang nahuhuli na hindi sumusunod. Kaya, wala hong sisihan. Kahit na si Ponso Pilato ilalagay ng isang senadora na yan, na sinasabi niya, buwagin ang IATF. No way, Jose. Kahit na sino. Ang i-cordon nyo dyan, yung mga tao. Sabi ko nga ho eh, yung mga pulis na kung saan ang iniisip nila gumagawa sila ng mga kalukuhan, ilagay sila bawat kanto, bawat kali. Kasi mga tao, hindi nakikinigin sa mga barangay tanod lang, mga kagawad lang. Alam ko yan. Dahil mismo mga LGUs nagko-complain, mga barangay chairmas nagko-complain na sila dahil hindi ho sumusunod ang mga tao. Kaya na nung nabasa ko yung 9 to 10,000 police ilalagay sa mga kalye-kalye, maganda ho yun. Dagdagan nyo pa para mga tao ay matakot at sila ay susunod. Pwersadong susunod sa mga batas. Health protocol, disiplina, yan ang kailangan ng Pilipino para ang COVID-19 na ito ay bababa. Okay? Yan po hindi IATF. I don't believe you sa sinasabi niyong yan. You have to think. Critical thinking. I-analyze niyo, huwag niyong isisi na corruption, asan yung mga bilyon. Wise ang Amerika. Unahin pa ba tayo? Unahin pa ba ibang bansa? Citizens of America. Yan ang priority nila. Yun lang po. Nasa tao yan. Maraming salamat sa panonood. Sorry ah, medyo na carried out lang ako. Emotion. Kasi iba ang line of thinking ng mga karami ng mga senador, mga congressmen, mga iba't oppositionist dyan. Be real or get real. Okay? Thank you. Bye-bye.